my channel. Welcome to Malaysia. Ito guys, oh, nandito ako sa balcony ngayon. Kita nyo yung mga kapitbahay namin guys. Ayan. Nandito ako sa balcony guys kasi alam nyo na, weekends ngayon, as usual, maglilinis si Darna. Ganito po ang Buhay OFW dito. Kailangan marunong tayo ng timetable kung paano natin magagawa ang lahat ng gawaing bahay para bukas sa aking sideline malinis ang bahay namin. Tayo ng balcony guys. Guys, may nakita pala ako ditong putak. Ipakita ko sa inyo guys. Ayan, alaga namin. Matindi tong mga gat guys. Putak is real here in Malaysia. See? Ito naman, huwag nilang galawin. Hindi naman ito kakagatin yan. Pero matinding mga gat yan guys. Ayan guys. Weekend edition. Ito ang buhay dito sa ibang bansa guys, no? Aside sa pagluluto, syempre kailangan malinis ang bahay ng mga amo natin guys, di ba? So nakita nyo, paliguan ko naman ang aming balkonahe. So malinis na yan guys. Next nyan guys, yung sasakyan naman ni bossing, paliliguan ko. So, ayan naman ang likod namin. Mga yan. Mga business establishment. So, ito. Ito yung aming balkonahe. See? Naligyuan ko na, guys. At nag-aantay pa yung sasakyan ni Busing. Bukas kasi, guys, marami akong order sa, sa food business ko, kaya maga po akong nagising at maglinis. Ipiprepare ko din po yung para sa business ko bukas. So ganyan lang po ang reality ng buhay dito sa ibang bansa. Kailangan marunong tayong mag time management. Tapos na ako guys. So, di ba? Maagang gumising, maaga din natapos. So, ayan. So, malinis na ang aming terrace. Guys, ngayon tapos na ako sa taas. Ito naman ang aking paliliguan. Ang sasakyan ni boss. So, ganito talaga ang buhay OFW guys. See? Time to clean up. Every weekend, nililinis ko talaga tong sasakyan ni boss para masaya naman siya, di ba? Di niya na kailangan magbayad ng tagalinis ng sasakyan niya. Ganun lang talaga guys, give and take, ika nga. So, ayan guys. Hello guys, so ito na tayo. Maglilinis na tayo ng sasakyan ni boss. Every weekend ko yun guys, nililinis. Happy na siya dyan kapag nilinis ko yung sasakyan niya. Alam nyo guys, give and take lang tayo, no? Bigyan naman natin ng kasiyahan yung mga amo natin. Every weekend po yan, ginagawa ko yan para kahit papano, may konsuelo naman si boss. Hindi na siya magbabayad ng tagalinis ng sasakyan, o diba? Ayan. Ayan, mabango na ang sasakyan ni boss. Paligiwan na natin, guys. Ayan.
So ngayon guys, pag wala akong trabaho na at umuwi na ako ng Pilipinas, pwede nyo akong ihar. Tagalinis ng sasakyan nyo yung mga friends ko dyan, no? Pwede na po akong maging ano, car washer. So guys, advertise ko na po ang sarili ko ha. Marunong po ako maglinis ng sasakyan. So po pwede nyo po akong ano, part-timer, tagalinis ng mga sasakyan nyo. In case po nasa Pilipinas na ako at wala na po akong trabaho. See you next video guys. Thanks for watching. So ito na guys ha, nililinis. So ganito guys, ah, ganyan po gagawin nyo para malinis nyo po yung labas ng bintana. Oh, ayan na guys, ah, ang linaw ng aking bintana. Maganda pong panglinis yan at saka makikita nyo po clear po masyado yung bintana, parang wala siyang salamin. So ayan guys ha, para hindi kayo mahirapan maglinis, ganun lang po ang gagawin nyo. Hello guys, alam ko marami akong mga ka-OFW dyan na nahihirapan maglinis sa ano, sa labas, yung window natin sa labas kasi hindi natin maabot. So mayroon po tayo dyan guys na ano, solution guys, ganito lang po yung ginagawa. Magpabili po kayo nito sa amo nyo kasi nabibili po ito sa online. Pupunin nyo po siyang gamitin at maganda po siyang gamitin kasi adjustable po siya guys. So ayan. Ayan po, na-adjust po natin siya. So, pwede po itong malinis yung labas natin sa bintana. Ilalagay nyo lang po guys yung, ano, yung basahan. Ganyan lang po guys. So, ganyan guys ha. Lalagay ko, ipapakita ko po sa inyo. So, ito po yung basahan natin. Tapos, ito po yung likod. Bali, i-clip lang po natin guys. Clip lang po natin. So, ayan po, didikit at makiklip po siya.